Hello mga kabakyard, good morning. Welcome na po muli sa ating channel, Backyardisyan TV. For today's video mga kabakyard ay magbibigay tayo ng bacterial flushing no, sa ating mga manok. So bibigyan natin yung ating mga breeders mga kabakyard at yung mga sisiw na mahigit isang buwan na mga kabakyard. At ipapakita ko sa inyo yung ating bagong alaga mga kabakyard. At bago po niyan, kung bago lang po kayo dito sa ating channel, ay sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mapindot sa notification bell button para palagi po kayong updated sa ating mga videos. At ngayon mga kabakyard, dahil magbibigay tayo ng bacterial flushing, ay hindi muna tayo magpapakain sa ating mga alaga. So mamaya na po, pagkatapos nating magbigay ng flushing mga kabakyard. So ngayon, ay ipapakita ko sa inyo yung ating mini-mix no, o inahalo na ating ibibigay na pang bacterial flushing mga kabakyard. So tara! Please subscribe to Backyard Nation TV. So yun mga kabakyard, so ito yung gagamitin natin na bibigay natin na bacterial flushing sa ating mga manok mga kabakyard. Pero yung pagbibigay po ng bacterial flushing mga kabakyard ay pwede po kayong gumamit ng yung mga branded po ng mga medisina. Pero sa atin mga kabakyard, yung ibibigay natin is ito po, Sonrox. So ito po yung ibibigay natin na bacterial flushing sa ating mga manok. So ihahalo natin to dito sa 10 litrong tubig. So yung ilalagay natin mga kabakyard is 1/2 is to 1. So 1/2 cup ng Sonrox mga kabakyard ay sa 1 litrong tubig. Yung iba mga kabakyard is 1 is to 1. So depende na po sa inyo yun kung ano yung ilan yung ilalagay nyo dito sa tubig. Pero sa akin mga kabakyard is 1/2 is to 1. So kasi bibigyan naman tayo 3 araw mga kabakyard. So consecutive po yan, sunod-sunod. So ngayon mga kabakyard, ihalo natin. Limang cup lang nito mga kabakyard. Tama na po sa ating mga manok. Halo po yung Sonrox dito sa tubig. So importante po mga kabakyard na bibigyan natin ng bacterial flushing yung ating mga manok para po matanggal yung mga bakterya na nasa loob ng kanilang mga bituka. Dahil kung maipon po yun, ayun po yung maging dahilan na maging hina po yung ating mga manok at maging sanhi po naman na pagkamatay po nating mga alaga. So sayang po naman. So yun mga kabakyard, so ito po ay ready na natin ibigay doon sa ating mga manok. Pero bago po natin ito ibigay mga kabakyard, ay i-make sure po natin na malinis yung mga painuman nating mga manok. So tara, kunin natin yung mga painuman nila. Mga kabakyard, ay linisan natin itong mga painuman ng ating mga manok mga kabakyard. Pero bago niyan ay kumbahan na natin. So kasi walang tubig eh. So ngayon mga kabakyard, linisan na natin. So i-make sure natin mga kabakyard na malinis yung mga painuman. Kasi dito nang galing minsan yung mga bakterya mga kabakyard na nakukuha nila na at mainom nila mga kabakyan. So, kailangan talaga natin mag-inisan. Ng ating pang-bacteria flushing mga kabakyard. So tara!
So ngayon mga kabakyard ay lalagyan na natin to ng ating ginawa na pang bacteria flushing para mapakain na rin yung ating mga manok sa bacteria. Lalagyan din natin yung mga nilinisan natin ng mga patubigan dun sa loob. Okay, mga kabakyard. So huwag lang natin masyadong damihan mga kabakyard kasi para palitan natin mamaya pag hapon mga kabakyard. So yan mga kabakyard ay iniinom na po nila, no? Umiinom na po yung ating mga manok mga kabakyard at mamaya-maya konti ay bibigyan natin sila ng pagkain sa mga kabakyard. So antayin natin ng konti para kahit yung iba mga kabakyard ay makainom din. So ngayon mga kabakyard, bibigyan na natin sila ng pagkain. So yun mga kabakyard, so ito pala yung sinasabi ko sa inyo na ating bagong alaga. So ito po ay pinapaalaga sa atin ng ating aking Ninong Cesar at saka Ninang Purita. So maraming salamat po so sa pagpapaalaga ninyo sa inyong ito mga kabakyard, babo. Yan, so ito po yung bago nating alaga. So dalawang piraso, so pinapaalaga nila sa atin at gusto nila karamihin. So shout out po pala sa Ninang Purita at saka Ninong Cesar. So mga kabakyard, ito po ipaparamihin natin. So maraming salamat po. So tara, papakain natin mga kabakyard. So yan mga kabakyard, so sana po ay maparami natin to at mapamahagi natin sa iba. So ngayon mga kabakyard, so bago po tayo magtapos sa ating video ay kukunin muna natin yung mga itlog mga kabakyard kasi may mga ibang mga hinahina na ng itlog mga kabakyard. So tara! Kailangan natin na mabigyan ng bacteria flushing
yung ating mga alaga para mabawasan o matanggal yung mga bakterya na namuo sa kanilang mga tiyan, mga kabakyard, at maiwasan natin yung kanilang pagkakasakit. So, bago po tayo magtapos, mga kabakyard, ay sana po ay nagustuhan nyo yung ating video at mayroon po kayong natutunan. At kung nagustuhan nyo naman po, ay sana huwag kayong makalimot na mag-subscribe, like, at mag-pindot sa notification bell button para palagi po kayong updated sa ating mga videos. At sa ating mga kaibigan, mga kabakyard, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga subscriber, maraming salamat po, mga kabakyard. At sa inyong lahat, maraming salamat. God bless us all.